The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary who sat beside the Lord at his feet, listening to him speak. Martha, burdened with much serving, came to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me." The Lord said to her in reply, "Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her." My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang ating pong assets o talento, o mga bagay na itinuturing nating ating kalakasan, ay maaari pong maging ating kahinaan kapag ka hindi po tayo sensitibo sa pangailangan ng ating kapwa. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, ang magkakapatid na sina Martha, Maria at Lazarus ay mga best friends, matatalik na kaibigan ng ating Panginoong Hesukristo. Marahil maraming pagkakataon na tuwing aakyat ang ating Panginoong Hesukristo patungong Jerusalem, siya'y dumadaan sa bahay ng magkakapatid nito upang magpahinga, upang makikain. Sa pagkakataon nito, dumaan ang ating Panginoong Hesukristo sa bahay nila bago siya pumunta sa Jerusalem upang magpakasakit, upang maipako sa krus, at upang gawin ang kanyang misyon. Ang ating Panginoong Hesukristo'y tatanggapin ang kanyang kamatayan. Pwede po natin imagine na si Martha habang abalang-abala doon sa kusina at habang kanyang niluluto ay kumukulo, marahil ay kumukulo rin ang kanyang dugo. Tumataas ang kanyang blood pressure. At bakit naman hindi? Sapagkat habang napakarami ng dapat na ihanda at gawin sa kusina, yung kanyang kapatid na si Maria ay nanduroon nakaupo sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo at hindi siya tinutulungan. Kaya nga naman naisip marahil ni Martha na humingi ng suporta sa ating Panginoon. Kaya't lumapit siya sa ating Panginoong Hesukristo upang marahil ay magparinig kay Maria. Ganyan ang ugali natin kung minsan. Meron kang gustong sabihin sa isang tao pero hindi mo idediretso sa kanya. Kakausapin mo ibang tao upang mabago yung kanyang gawi o yung kanyang desisyon sa buhay. Tinatawag na oblique communication. Tinatawag natin na paringgang kung kaya ito. Ganun nga ang ginawa ni Martha. Panginoon, hindi po ba kayo nababahala na ako'y abalang-abala? Napakaraming gawain, pero itong kapatid ko ako'y iniwanan na mag-isa. At ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi sa kanya ay, "Martha, Martha, abalang-abala ka sa napakaraming bagay, pero isa lang naman talaga ang kinakailangan, at yun ang pinili ni Maria." Ano kayang naramdaman ni Martha na wari naghihintay siya ng suporta mula sa ating Panginoong Hesukristo? Pero iba ang sinabi sa kanya. Para siyang pinagbawalan pa. Parang sinabi na yung ginagawa mo, hindi naman talaga yan ang kailangan. Mukhang mali yun ang iyong ginagawa. Hindi suporta ang kanyang nakuha sa ating Panginoon. At bakit itong sinabi ng ating Panginoon? Sapagkat totoo naman na ang pagkain ay kailangan-kailangan ng tao. Pero sa pagkakataon na ito, nang iniisip ng ating Panginoong Hesukristo ay ang kanyang gagawin na pagpapakasakit. Ang iniisip ng ating Panginoong Hesukristo ay yung kanyang misyon.
ang iniisip ng ating Panginoong Jesucristo ay napipintong kamatayan na kanyang harapin. Sa pagkakataon nito, hindi prioridad ang pagkain. Ang hinahanap ng ating Panginoong Jesucristo ay yung taong makakausap, yung taong pwedeng bigyan niya ng kanyang paghahabilin, yung taong makikinig sa kanya. Sa pagkakataon nito, ang hinahanap ng ating Panginoong Jesucristo ay yung taong kanyang makakasama. At yun ang ginagawa ni Maria. Siya'y nakikinig sa sasabihin ng ating Panginoong Jesucristo. Waring yung strength, kalakasan ni Martha, yung kanyang talento sa pagluluto, sa pagkakataon nito ay naging kanyang kahinaan sapagkat hindi siya sensitibo sa kung anong pangangailangan ng Panginoon. Merong kwento sa isang pari na parang ganyan din yung kanyang paghihimutok. Tuwing siya'y dadalaw doon sa kanyang mga parishioners, sa bahay ng kanyang parishioners, abay madalas ang ginagawa ay pagdating doon sa sala, siya'y pauupuin, ilalabas yung mga photo albums, mabubuksan ang telebisyon, at pagkatapos siya'y iiwanan upang sa ganun maghanda ng kung ano-anong bagay. Eh, busy-busy yung pari. Sabi niya, sasandali lang yung oras ko, pero eto, di ko alam kung sila'y nahihiya na ako'y kausapin. Ako'y iiwanan sa salas, nanonood ng telebisyon, nagbubuklat ng photo album, habang sila naman ay handang busy-busy sa paghahanda para sa akin. Sa pagkakataon na yon, bagamat mahalaga ang para sa laman sa tiyan, pero mas mahalaga yung pagkaing pang-espiritual. At marahil ito ang hindi nakita ni Martha. Sa buhay natin, mahalaga na meron tayong panahon para sa ating Panginoong Diyos. Iba't iba ang pressures natin sa buhay. May mga taong very busy sa kanilang mga meetings, sa kanilang mga conferences, busy sa gawain sa bahay, busy sa demand ng pamilya, busy sa demand ng mga kaibigan. Kaya kung minsan ang kanilang unang gagawin ay alisin sa kanilang schedule yung oras ng panalangin. Kapag ka mag-outing sa araw ng Linggo, busy-busy, ang unang aalisin ay yung oras ng pagsisimba. Ito isang malaking temptation, tukso sa buhay natin. Dapat kapag ka tayo ay sobrang pressure sa buhay, maraming dapat gawin, di ba't dapat nating iuna ang ating pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos. Nakakatuwa po si Heidelin Diaz, kauna-unahang Pilipino na nagdala ng gintong medalya para sa atin. Siya'y pinupurit, pinagbubunyi nating lahat bilang ating kababayan, isang Pilipinong katulad natin. Pero hindi lamang yung kanyang gintong medalya ang napansin nating mga Pilipino. Napansin din natin yung isa pang medalya na nakasabit sa kanyang leeg, isang miraculous medal. At sa interview sa kanya, kanyang sinabi na bagamat siya ay busy-busy sa kanyang ginagawang preparations para sa Olympic, eh nagawa pa niyang magnubina. Nagawa pa niyang isingit ang pagdarasal. Kaya siya ay nakaka-inspired sapagkat siya ay isang tao, isang Pilipino, kamukha natin, na maaaring maraming pinagkakaabalahan sa buhay. Pero hindi niya inalis sa kanyang schedule yung panahon para sa ating Panginoong Jesucristo. Pinapaalala niya sa atin na worship is more important than worries and work. Mahalaga sa buhay natin na unahin natin ang pagsamba bago yung ating labis na pag-aalala sa buhay. Kapag kalagi po tayo o madalas tayo o sobrang ating worry sa buhay, ang ginagawa natin ay inaalis natin ang ating pananaw sa ating Panginoong Diyos at waring ating tinitingnan ay ating sarili at ang ating problema. Parang sinasabi natin, Lord,
Parang hindi mo naman kayang isolve tong problema ko eh. Kaya ako na lamang magpapasan. Ako na lamang ang problema. Hindi ganun ang ginawa ni Maria. Ang ginawa ni Maria ay pinahalagahan muna yung kanyang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Marami po tayong pwedeng pagkaabalahan sa buhay. Pero sa kabila po nito, patuloy po nating palaguin sana ang ating ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Kung kasakasama po natin ang ating Panginoong Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at siya po'y ating binibigyan ng panahon, alam po natin na lalalim ang ating relasyon sa Kanya at ang ating pang-araw-araw na gawain, makikita po natin na ito'y gagaang.